Time for a new episode of Kung Stress Ka, Mag-unbox Ka. For today, we're going to unbox diecast toys. Ang unang i-unbox natin, itong si Data from Star Trek. And yung isa namang i-unbox natin is Supergirl. Itong dalawang diecast toys na to, gawa ng Jada Toys, parehas. And I got these a few years back, medyo matagal na rin. Actually, natatawa ako pag naalala ko kasi sobrang mura ko na bili tong mga diecast toys. Kaya ako nagsimula bumili. Primarily because, unang-una, sobrang mura na niya. Tapos pangalawa, quality siya kasi diecast nga eh. So, medyo may kabigatan kasi, di ba, metal diecast, so bakal. Karamihan ng mga toys ngayon made out of plastic lang, right? Like PVC, even yung mga art toys, plastic lang yan eh. Except for maybe some limited editions na diecast talaga. And excited na akong i-unbox para ma-add ko silang dalawa dun sa mga diecast collection ko. Okay, ito muna si Data from Star Trek. One of my, actually my favorite character sa The Next Generation na Star Trek. Kasi siya yung medyo comedy dun eh. And siya yung android na gusto niya talaga maging human. Magugulat kayo sa price nito ni Data. Metal diecast for only, boom, 200 pesos. Okay. I think sa Toy Town ko to nabili, sa Glorieta. Ang original price niya is 699, so 700. Grabe, no? Sobrang mura na. Grabe, 200 pesos original toy, diecast pa, sealed pa. Doesn't get any better than that. Halos parang binigay na lang to. Baka nga mas mahal pa yung mga knock-off toys or yung mga walang tatak na toys sa Divisoria or sa Quiapo eh. Peace, Divisoria and Quiapo toys. Yun nga lang, syempre, you can't expect anything na maganda yung ano or mint pa yung box. Pero sealed pa siya. Importante, quality, original, sealed. Oh, ganda oh. Ganda ng gawa oh. So mamaya makikita nyo, meron din akong isa pang Star Trek kay Captain Picard. Ganda ng face mold. May konti siyang waist turn or hip turn. So if you're a real Star Trek fan, kami kasi nung bata, me and my sister, yung ate ko, parati namin pinapanood to nung nasa US kami. Kaya naalala ko tong si Data sa Next Generation. Okay? Okay. Yun, ganda. May mga slight imperfections sa paint. Yan o, makikita nyo. Right? But it's fine. Okay pa rin. Nice. Grabe, 200 pesos. Next up is Supergirl. Tapos ito, sa inyo, makikita nyo, sa Toy Town ko siya nabili. Tapos ito yung price niya. 400 pesos only sa Toy Town. In Glorieta, Makati. Kaya sometimes it pays off tumingin sa mga clearance. Sa mga toy stores. Misa kasi pag nagre-restock din sila ng mga ganito, minumurahan na talaga nila yung mga old stock. Let's open it. So, may stand pa siya. May acrylic stand pa. And instructions kung paano. Simple lang naman. Let's pull it out. Wow. Wow, 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 wow. Ang ganda. Ang ganda ng metallic color ni Supergirl, grabe. Tapi muna natin yung stand. Pull out natin 'to. Wow, 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 wow. Ang ganda.
ang bigat pa. Parang 3 times ang bigat nitong Supergirl kaysa dito kay Data. Sobrang sulit to for 400. Tingnan natin yung emblem, Superman emblem. Okay, this one hindi na siya metal. Okay, plastic lang siya. Grabe, tuwang-tuwa ako dito. Ang ganda ng ano niya. Ang ganda ng color, ang ganda ng paint. Hmm? Ganda ng pagka-blue. Sobrang metallic. And wala akong masyado nakikitang blemishes for this one. Grabe, panalo. So yung kapa niya, okay, the cape is not ano, is not metal. Okay, plastic 'to. Napansin ko lang tong acrylic stand niya medyo naninilaw na ng konti. But it's fine. Tapos sa back niya, ayun. Kita niyo yung slot, ayan o. Okay, wala akong narinig na click pero mukhang secured naman na. Yun. Lalo ako natuwa ngayon at sobrang sulit ang pagkabili nito. 400 pesos for this. Wow. This one naman, sobrang sulit din for 200. Grabe. A big reason na nag-unbox ako ngayon kasi medyo na-stress din talaga ako. I uploaded a video dito sa YouTube na limit yung monetization. Actually, wala kang ads na nakalagay dun sa video na yun. It's just an honest review. For me, pwede siyang gamitin ng mga companies, ng mga restaurants or anything just to improve their service, improve their products. More on constructive criticism yung mga ginagawa kong reviews because I want these brands, companies, whatever establishment to do better so they can provide better service, better products. So yun lang, medyo na-bummed out nga lang talaga ako. That's why naisip ko, buti na lang meron akong segment na kung stress ka, mag-unbox ka. And tamang-tama, ayun, naisip ko mag-unbox and medyo nawala nga yung stress ko. But I still uploaded the video. Guys, kahit hindi ako kumita sa mga bad or negative reviews na ginagawa ko, okay lang. Ang importante sa akin is I can help in my own way. It's just up to the companies if i-improve ba nila yung service nila or hindi. With that being said, ilagay na natin to sa display case kasama ng ibang diecast na toys ko. So ito yung mga ibang diecast collections ko. Maliit lang naman. So ilagay natin to si Supergirl dito. And si Data kasama si Captain Picard. Ganda rin ito, Harley Quinn. Ito naman si Donald Duck Mini. Ito si Leonardo na Samurai. Actually, natuwa ako dito kasi yung mga bagong nilalabas nila mas maliit dito tapos nasa almost 800. So, there you go.